Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O, sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. 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 I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Well, now, I am the champion of the world. Magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Ano po pinaglalaban niyo po, Kuya, sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera? Magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe, kulang payatas. Salamat po, Kuya. Sa rally, dito sa Luton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo? Dahil nga sabi niyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, yung 1,500 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Taga Tarlac po, Bosing. Taga Tarlac, pero opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan niyo po ba yung pinaglalaban niyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang kapalit. Pera lang namin. Okay. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Lalo sa sabon, 500 po eh. 500? Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan? Opo. Magkano po nakuha nyo? Eh, wala po. Tinakbo po kami ito eh. Tapos, pinakain na po kami. Iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka-jeep? Naka-jeep na po din. Nasa isang jeep, ilan po kayo? Hindi po mabilang sa kuwinan kami sir eh. Okay, sala. Pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan niyo po ba hindi? Hindi po namin, hindi ko maintindihan sir eh. Basta tang usapan? Tang usapan sir, pag ano daw matapos, may 500 ang bayan. 500? Opo. Okay. Ano po pinaglalaban niyo po dyan sa rally ni Pastor Kibuloy dito sa Luton? Hindi ko po alam sir eh. Basta, tinanong po kami na sumama, tapos mabayaran na po kami ng 1,500. 1,500? Opo. Magkano po ang natanggap niyo po? 100 lang po. 100 piso? Sa tatlo ba pamasahe po yun? Tingin ko po, hindi lang. Hindi lang po, marami po. Simbahan po ba ang nagano sa'yo, ang nag-record simbahan nila? Opo. Okay, salamat po ya. Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy po? Wala. Wala po? Wala. Bakit pong wala? So, 1,500 yung ano sa amin, kasi nakuha namin 200. 200 pesos. Taga saan po ba kayo? Taga Payatas. Taga Payatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ah, ibig sabihin kuya, ang kapalit ng napagsama niyo sa rally ay pera. Yun lang. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Okay, salamat. Ano pong pinaglalaban niyo po sa rally niyo po dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Wala po. Wala po kayo pinaglalaban. Meron po bang kapalit ang pag-recruit po sa inyo para lang sumali sa rally po dito sa Luton, Manila? Meron po. Magkano po ang kapalit? 500 lang po. 500. Saan po ba kayo nakatira? Tondo po. Tondo, Manila. Dito po sa rally ito, magkano pong nakuha niyo? Wala po. Wala po kayong nakuha. Yung nag-recruit po ba sa inyo, kilala niyo po? Apo. Sino po kaya? Brother. Brother lang po ang tawag. Ano po siya? Pastor o ano? Brother lang ang tawag. Ibig sabihin kuya, wala po kayo pinaglalaban. Salamat. Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo. Nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to, wala pa. Ay, yun nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi na bayaran. Pero yung isa po, nabayaran. Bayad na. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh, ang pagkakalam po eh, 500 po yan. 500? Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala, nawalan. Oo, yung isang jeep ay hindi nabayaran. Nabayaran.
Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong ano, pastor. Brother. Brother. Sino, kilala niyo po ba yung pangalan? Ako. Eh, Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, testing niyo na po bang ma-recruit? Testing. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? At siguro dapat po muna ang pag-isipan, mayigi kung talaga tatama sa rally ganun. Opo. Pero kuya, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kiboloy? Ah, hindi po. Hindi. Sa, parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Parang... Maraming salamat kuya sa... At salamat din sa mga video mo na yan, Ninyo Barsaga. Kaugnay po niyan mga tol, isinagawa kasi nila yan para daw po suportahan at humingi ng hustisya dito kay Apollo Kiboloy. Naknang teteng, ang may gana pang humingi ng hustisya, itong si Apollo Kiboloy, eh sinasabi nga siya ang nang abuso, di umano sa mga kabataan. Minor de edad pa mga tol, at yan po ang re-reaksyonan po natin dito po sa video ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin at reaksyonan po natin ang vlog na ito. Isishare ko lang itong balita kanina. Kasi ang Department of Justice ay nagbigay na ng kautusan. Has ordered the filing of sexual abuse of a minor case and qualified trafficking against the Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kiboloy. Wala pong minor case ha, baka nagkamali lang nang binabasa ito si Sir Rod Marcelino. Yung tinutukoy niya po ay sexual abuse, under po iyan ng Child Protection, yung Republic Act 7610 na mas maipapaliwanag sa atin siyempre mamaya ng mas maayos nitong si Attorney Claire Castro. Tuloy po natin ang pakikinig. Ano po ay meron kong anunsyo naman. Ang anunsyo po namin ay sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kiboloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under 7610. In relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan. Sapagkat lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titingnan ang extradition. Ito yung kasabihan na huli man, nakakahabol din. Pero salamat sa iyo, Secretary Remulla, no? Kasi natulog sa tanggapan ng Department of Justice ang reklamo na yan. Kawawa naman po yung biktima. Biruin ninyo, nagreklamo sila sa Davao. Tapos ibinasura ng prosecutor, nagfile sila ng petition for review sa noon Secretary of Justice, pero wala pong nangyari. Hindi po nasolusyunan. Hindi niresolba sa madaling salita kung dapat bang ibasura finally o iakyat ito sa korte. Pero salamat sa Marcos administration at ngayon sa pangunguna diyan sa Department of Justice nitong si Secretary Remulla ay sasampahan na po ng kaso finally ito pong si Apollo Kiboloy. Yan po ang inaantay talaga natin. Alam nyo yung hearing sa Senado, wala pong kaparusahan na makukuha doon si Apollo Kiboloy. Pero thankful din tayo. Kasi dahil po sa hearing na yan itong si... Yun! Pina-stop yata ako ni Kiboloy. Anak ka ng teteng mga tol. Kasagsaga ng pagpapaliwanag po natin. Sandali, aayusin ko lamang kasi naglipat po ako ng browser. Ayaw makapasok sa Google Chrome. Sabi yata ni Kiboloy, stop! Sandali lamang, ayusin muna natin itong ating... dito tayo. Yan. Okay. Yan. Hay, nako, talaga nga naman. Anong nangyari? Na-stop, nawala na tuloy yung mga manonood natin. Ganun pa man, sana manumbalik po sila. Di ba, may replay naman po ito. Ayusin po natin mamaya sa re-upload po ng ating video. Eh, buuin po natin. Stop! Sabi ni Kiboloy, stop si Top 1. Pero mautak si Top 1 eh.
Kala mo, Kibuloy, ha? Google mo lang ako madadali. Naka-Chrome ako ngayon. Hindi mo ma-stop tong Chrome. Ay, nako. Talaga nga naman, kasagsagan ng pag-didiscussion natin, bigla tayong na-stop. But anyway, huli man, nakakahabol din. Salamat po sa ating secretary na si Boying Remulla, sapagkat finally, masasampahan na po ng kaso ito pong si Apollo Kibuloy sa ating mga hukuman. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Sana meron pong audio. Habang may kaso pa akong nakabindin dito sa atin, sa aming luklukan dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na kung matutuloy ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po'y inaalagaan talaga, pinangangalagaan ng kanyang mga abogado. At sapagkat ito pangyayari ito ay napakahirap ispilihin. No? Hindi ho ito simpleng kaso at marami hong pananakot na maaaring maganap. At yung mga salitang pinararating sa atin, ang abogado nila, na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong... Yan ang nakakalungkot at nakakabuisit dyan. Pinalalabas nila na magkakagulo pagka inaresto itong si Apollo Kibuloy. Sino ba si Apollo Kibuloy? Kung ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada nga, inaresto, di naman nagkagulo. Siya pa kaya? Lakas, tama rin talaga itong mga DD-sheets na sumusuporta dito kay Apollo Kibuloy. Pagmatikos o kaya paghuli, ngunit kinakailangan talaga gawin ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na papatol tayo sa gantong kontrobersiyas sa init ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Justice Secretary Crispin Remulla made the announcement ngayong araw lang to partner as the DOJ granted the petition for review pending before the DOJ for over 4 years. Okay, ito ang magandang ipaliwanag partner, no? Tingnan natin kung ano yung paliwanag ni Attorney Claire dito. Ano ba yung petition for review? Pero sa madaling paliwanag, ha, bago natin pakinggan si Attorney Claire, ganito po yung petition for review. Kapag ka meron pong ibinasura na reklamo ang prosecutor sa city or sa provincial, iaakit po yan sa Secretary of Justice. Tapos, re-reviewin po yan ng Secretary of Justice kung bakit kaya binasura ito. May mga ebidensya naman. Pagka may mga ebidensya, isang pa sa korte. Kaya binasura, mahina ang ebidensya. O sige, ituluyan ng ibasura yan. Ganun lang po yung kasimple. Pero, syempre, mas maniwala po kayo sa isang abogado, ha, na pakikinggan natin mamaya na si Attorney Claire. Oh, kasi sabi nga ng ilan, bakit file na lang ng kaso? 'Di ba? Yun ang sinasabi, event yung mga sympathizer, yung mga sumusuporta kay pastor. Wag nang dumalo ito. Hindi talaga dadalo sa hearing. Kung gusto nyo, file ng kaso. The complainant was former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was still 17 years old. The victim filed petition for review before the office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of Davao City Prosecutor's Office. At ito na nga ang inilabas partner na order. Base ito sa, tama ba, final na petition ng mga biktima for review. Oo. Sa office of the Justice Secretary. Oo. Okay. Ito yan, partner, kasi siyempre para maintindihan ng mga ano natin, mga kayubi natin, sa mga nakikinig sa atin. Kapag kasi ikaw nag-file ng case, kung saan nangyari yon, generally, doon mo i-file. Yun yung nasa batas eh. Oo. Ang ano kasi, ang kung sa, yung criminal case kasi, kung saan naganap. Okay. Yun yung may jurisdiction. Okay. So kung nangyari yung rape, uh-oh, child abuse, sa doon sa Davao. Kingdom of Jesus Christ, okay, sa Davao, okay. Davao talaga yung sampa. Okay. Ito, ha, yung pinag-uusapan nila Attorney Claire, venue po yan, venue. Kasi merong dalawang termino na ginagamit ang mga... legal luminaries, eh. Yung sa batas, yung mga abogado, kung paano po nila yung pinapaliwanag, venue, saka jurisdiction. Yung venue, lugar, kung saan po nangyari yung krimen, doon po isasampa yung kaso kaugnay po ng pangyayari nga na yon. Halimbawa, sa Davao,
di umano'y nang molestya itong si Apollo Quiboloy. Siyempre, sa prosecutor's office ng Davao, isasampa yung reklamo. O, kapag ka jurisdiction naman na ang pinag-uusapan, ito naman po ay tumutukoy na kung sino o anong korte. Anong korte ang hahawak? Depende na po yan sa kaparusahan. Pero baka ma-preempt ko kasi yung paliwanag ni Attorney Claire. Abogado po ito eh. Sa kanya po kayo maniwala. Kaysa sa akin ha, uulitin ko po sa inyo. Pag abogado po ang nagsasalita, 99.9% paniwalaan po natin. Except for some lawyer na kapag ka mali yung sinasabi, ikokontrahin natin. Meron naman tayong pinangahawakan, batas din naman. Hindi naman kinakailangan mga tol na maging abogado tayo para hindi natin maunawaan, para maunawaan po natin ang isang batas. Ang bawal lamang ay i-exercise mo ang legal profession ng hindi ka po abogado. Pero yung isang pangkaraniwang Pilipino, dapat alam po natin ang batas eh. In fact, sabi nga po sa Article 3 ng Civil Code, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang ibig sabihin, presumed po na lahat ng mga Pilipino alam ang batas. O kaya pagka lumabag ka at sinabi mo, hindi ko naman kasi alam ang batas, hindi po mo pwedeng ipangatwiran yon. Dahil ang presumptions, yan ay alam mo dahil yan, bago mag-took effect, pinapublish po yan sa paper of general circulation. Ngayon, syempre, dahil high-tech na tayo sa mga social media, o ng mga, o sa official gazette din, syempre, ng ating gobyerno. O, tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. Ha? Kasi walang jurisdiction yung ibang lugar. Mm-hmm. Okay. Now, na-dismiss. Mm-hmm. 2020. Yes. Na-news ito, na-dismiss sa Davao, a year, wait lang ha, ah, na-file siya ng December 2019. Okay. Na-dismiss siya ng 2020. Na-news siya, na na-dismiss is July 8, 2020. Ginawa, syempre, after 15 days, mag-EMR ka muna. Hindi ko alam siguro, nag-EMR to, denied din. Kaya aakit ka ngayon ng DOJ. Mm-hmm. Magpa-file ka ng petition for review. Kung baga, i-aapila mo. Oo. Sa mas mataas. So, may hawak niyan is DOJ. Oo. Ngayon, natulog doon ng 4 years. Oo. Diba? Bakit siya natulog? Actually. Baka Attorney Claire, kinantahan ng tulog na Quiboloy. Nagpapatawa lang ako mga tol. Masyado kasing seryoso itong pag-aaral natin eh. Yun ang mahirap pagka tayong mga manunood, seryoso po yung pinag-uusapan. Nag-aalisan po sila eh. Karamihan sa atin, mga gusto, maritisan eh. Kaya gawin natin medyo comedy. Attorney Claire, baka po kinantahan ng tulog na. Kaya natulog yung Department of Justice nung mga panahong iyon. Talaga nga naman, di natin masisisiyang kasi siyempre, ang mga secretary, they serve at the pleasure of the president. Kapag ka naggalit sa kanila si Rodrigo Duterte, bakit mo iniimbestigahan yan? Bakit mo binubuhay ang kaso na yan? E kaibigan ko yan si Apollo Quiboloy. E di yari yung Secretary of Justice din. Kung di tayo nagkakamali, si Solicitor General ngayon yan eh, si Secretary noon, Minardo Guevara. Kung hindi man si Vitaliano Aguirre, oh. Kung sino man sa kanilang dalawa ang tumulog dyan, sana-sana naman, wag na maulit. Mga kayubi. Yeah. Actually, partner, yan din siguro ang tanong. Mm. Palaisipan ng ating mga kababayan. May nag-file na pala for, tama ba, review. For 2020 petitions. 2020 siya dismiss. So within that range then, kasi within that period then, kasi 15 days lang naman yung pag-file ng petition for review. So, ang tanong, bakit umabot ng 2024? Oh, bakit ngayon lang? Diba? Kayubi, mga kayubi, sa totoo lang, kapag nag-file ka ng petition for review sa DOJ, gaano ba katagal yung partner? Bago... Tumatagal siya talaga. Okay. Hindi ko naman natawa ako dun sa sagot ni Attorney Claire, tumatagal talaga siya. Bakit nagkakaganon? Sige, paliwanag na, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Claire kung bakit tumatagal talaga. Pag sinabing matagal partner, ay, okay. Tumatagal siya talaga. As in, matagal na matagal.
taon. Taon. Naku. Diba? Oo. Kasi sabi mo nga, umabot ang 4 years, no? Oo. Eh, ito siguro ha, bago ko idalin sa kaso ni ano Pastor Kibuloy. Kaya minsan, may 60 days kasi kami na mapahinto yung arraignment sa court. Kunyari, ang kaso is to file. Mm-mm. Diba? So pag nag-file sa court, ikaw na accused. Ang gusto mo is, taga lang, mali yan. Mali ang decision ng prosecutor, ng investigating prosecutor. Ia-appeal ako sa DOJ. So ngayon, hindi kasi ma-hold, hindi kasi mapapahinto yung kaso sa korte kung hindi ka nag-file ng petition for review sa DOJ. So sa DOJ, bibigyan ka lang ng court ng 60 days. So within 60 days, dapat ma-decision na niya ng DOJ kung i-dismiss o hindi i-dismiss yung case. Okay. Okay? So ngayon, partner, so kung ikaw yung akusado, nag-wait ka na 60 days, ang tagal ng DOJ. Diba? Pag hindi, kasi na-decision na ng DOJ yan, tuloy ngayon sa korte. Wala ka na magagawa. Oo. Kumbaga, kahit alam mo na may depensa ka, wala ka na magagawa, didiretso na yan sa korte. Pero ibang situations, ha? Dito kay Apollo Kibuloy, hindi umabot sa korte. Parang ang pinapaliwanag sa atin dito ni Attorney Claire, nasa korte na yung kaso. Tapos merong pending na petition for review. O sige, tuloy natin ang pakikinig sa kanya. Iba yung situation kay Apollo Kibuloy eh. Kasi hindi siya agad na decision ng DOJ. Ng DOJ. Oo. So nangyayari yan, partner. Lumalagpas siya 60 days. Siguro maliban lang kung napaka-controversial ng case mo. Mapapansin. Pero sa dami-dami ng case na yan, ayoko silang sisihin, pero hindi siya lang ganun kabilis. Okay? Kung natulog ito ng 4 years, nangyayari ito sa ibang case. Okay? Kasi... O yan ha, in fairness sa sinasabi ni Attorney Claire para kay dating Secretary Guevara, nangyayari daw talaga. Pero ako na magsasabi, syempre maingat si Attorney Claire. Eh politically motivated yan. Husgahan na natin. Maliwanag na kaibigan ni Rodrigo Duterte si Apollo Kibuloy. Kaya hangga't kayang patutulugin yan. Tulog na mahal ko. Ay di, tulog na Kibuloy. Sige, tuloy natin ang pakikinig dito. Nag-aaral tayo ngayon, mga tol. Kasi meron sa amin, partner. Mm-mm. Kaso ko sa Ilocos, sinait. Oo. Sinapang kasi namin yung teacher ng child abuse kasi nanapak. Oo. So nag-apila siya sa DOJ. Na-decision na yung case namin. Ang kalaban niya nag-file ng petition for review para ma-dismiss yung case. Na-decision na yung teacher, yung kaso, nag-guilty na yung teacher after a year pa lang lumabas. Yung decision ng DOJ. Sinasabi na, hindi, ituloy nyo. Okay. Dismiss yung appeal niya. Uh-huh. Pero decided na kami. So nakita mo yung tagal. Yeah. Okay. Yes. Pero dito kay Pastor Kibuloy, mga kayubi, sabi ko, it's parang normal na ganun katagal. Siguro sa dami nga ng case, lahat partners, buong Pilipinas siya. Kaya lang, sana may limit yung period. Sana may cut. Uh-oh. May cut off sila na dapat ito kasi nababaliwala kasi siya. Diba? Nasasayang yung apila kung hindi naman madidesisyonan on time. Isa yan. Dito kasi, ang tingin ko, sino dati ang DOJ Secretary Partner? Mm-mm. Leonardo Guevara. Si Sol Gen. Nako, si Solicitor General Guevara. Anong nangyari? Sol Gen Guevara. Tama ba? Noong 20... Yes. Panahon ni Pangulong Duterte. Oo, 2019. Oo, tama. Tama, iba? Oo. Tama tayo. So, kung sinasabi nila na malakas, kung sinasabi nila ng malakas si Pastor Kibuloy, eh baka talaga hindi mo na dinesisyonan. Kami na magsasabi, attorney. Siyempre, merong code of ethics and professional standard. Ito pong code of conduct and ethical standard. Napakataas ng antas ng mga abogado. Kaya kami na magsasabi. Eh talagang dahil yan sa pagiging kaibigan niya, si Rodrigo Duterte. No? Kahit siguro anong paliwanag ng kahit sino dito, yun lang ang simpleng explanation dito. Balikan ko lang yung sinabi ko, ang mga sekretary ng gabinete, they serve at the pleasure of the president.
pagka nagalit sa'yo si Rodrigo Duterte, sibak ka kagad, di ba? Ang daming mga sekretaryo, sinibak niya. Dahil sa mga nagalit lang siya rito. Nang hindi man lang talaga pinag... Naalala niyo yung sekretary ng DENR? Alam niyo yung issue doon? Kay sekretaryo Simato ba yun? Oh, anyway, wag na natin pag-usapan yun. Wala namang kaugnayan dito. Pero ang point lang natin, mga tol, is that kaibigan talaga siya ni Rodrigo Duterte. At being a friend, best friend, matatakot ka talaga siguro na pakialaman si Apollo Quiboloy that time. Ayaw, di, baka lang ha, baka lang mga QB. Analysis ko is baka hindi dinesisyonan ni Secretary Guevara kasi medyo ano siya eh. Sa administration. Straight siya eh. No. Even if na administration siya. Oo. Siya nasa bata siya eh. Okay. Nasa bata siya. Or it's either, hindi talaga nakarating sa kanya. Sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si Secretary Guevara. Baka hindi talaga nakarating sa kanya. It can be, di ba? Pero sabi ko, siguro nga kasi si Pastor, si Secretary Guevara, sa, the way I see it is, sa bata siya. Okay. Parang wala siyang sinisino, basta sa bata siya. Yun yung tingin ko sa kanya. Oo. Eh, kaso lang, attorney, kung ganun talaga, eh, batas din naman yung nagsasabi na actionan niya yung petition for review, di ba? Kasi bahagi yan ng functions ng Secretary of Justice under the Prosecution Service Act of 2010 eh. Sabagay, sabi nga ni Attorney Claire, baka hindi nakarating kay Secretary Guevara. So kung may nagpa-pressure, baka ayaw niyang desisyonan. Can be ah. No. Pero hindi ko sasabing yun. No. Yun lang yung tingin ko. No. Kung bakit tumagal. Oo. Hindi sinasabi ni Attorney Claire, pero binibigyan niya tayo ng idea. Salamat, Attorney Claire. Ha? Kaya pwede. Hindi muna niya ginalaw. Ginalaw. Okay. Yes. Instead na kung may nagpa-pressure, i-dismiss mo, hindi na lang niya ginalaw. Oo. Pero eto ngayon, sa decision, sa order na inilabas ng Department of Justice, but ngayon lang. Okay. Kasi umingay eh. Umingay na. Kasi sabi nga rito ni... Dito ngayon papasok, kahit paano, yung nangyaring hearing dyan sa Senado at mamaya mauulit. Sa isang banda, although ako, I do not agree with trial by publicity, pero sa isang banda, maganda ang naging resulta nitong hearing nitong si Senator Risa Ontiveros. Kasi nahalungkat, nabulatlat sa harapan ng publiko, oy si Apollo Quiboloy pala, di umano'y ang daming ginawang panlalapastangan sa mga kabataan, mga kababaihan dito sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Umugo ngayon. Kaya ngayon nahalungkat tuloy ng Department of Justice. Kaya kahit paano, salamat pa rin kay Senator Risa Ontiveros. Pero ako, stick ako doon sa posisyon ko, isampa na sa korte ang kaso para finally malabasan na po ng warrant of arrest itong si Apollo Quiboloy. By the way, panoorin nyo na lamang po ng buo ang vlog na ito sa Batas with Attorney Claire Castro. Kasi unfair naman kung ipe-play lang natin ng buo yung kanyang video. Now, going back kay Apollo Quiboloy, mas nais kong sampahan na siya kaagad ng kaso sa korte. Bakit? Para yung hustisya para sa mga biktima, hindi na po maantala, hindi na po tumagal. Wala namang kasing kakayahan ng Senado na magparusa. Pero tama naman yung ginagawa ni Senator Risa. Yan ay trabaho ng senador dahil nga sila po ay empowered ng ating konstitusyon to hear in aid of legislation. Ngunit, hindi nila kayang magparusa. Ano? Kaya tanging korte lamang ang pwedeng magparusa kay Apollo Quiboloy kung mapapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan ang mga di umano'y alegasyon sa kanya sa paglabag sa batas. O kaya antabayanan po natin yan mga tol. At mamaya, panoorin po natin, ila-live streaming po natin sabay doon po sa hearing diyan sa Senado ang magiging pagdinig dito. At ine-expect natin na hindi po dadalo itong si Apollo Quiboloy at ine-expect din po natin na ito pong si Senator Risa Ontiveros i-co-contempt itong si Apollo Quiboloy for the purpose of issuance of warrant of arrest. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo.
Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.